Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito ay makanyag o makilala o popular. Ano ba ito? Sa Biblia. Ating pong alamin yan. Meron po tayong isang talata sa araw na ito. Bago po basahin ng talata, tayo po ay manalangin muna. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Di po kaming magsasawang magpasalamat, Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa amin. Sa muling pagdilat na naman po ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito, Diyos Ama. Maraming salamat po. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin para sa aming pamilya. Patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang sa inyo at papasukin niya po sa amin, sa bawat isa sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos po namin maunawaan at maitindihan ang iyong mga salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngala ng Panginoong Jesus, Amen! Brother and sister, magandang ng araw na naman po ng linggo. Si Brother Cesar na naman po ay magbabahagi ng salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang ating pong topic sa araw na ito, matanyag o makilala o popular. Ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito ay nasa Filipos chapter 2 verse 3 to 11. Ating pong pakinggan maigi upang siguro po lubos po natin maunawaan ang aking babasahin mula sa Biblia. Akin na pong babasahin ang Filipos chapter 2 3 to 11, ating pong topic, matanyag, makilala o popular. Verse 3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. 4. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpuminig na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. 9. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa kanya. 11. At ipapahayag ng lahat na si Kristo
na si Jesucristo ang Panginoon sa ikangangaral, ng Diyos Ama. Amen, guys. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata na ating nabasa, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay isang Diyos, ngunit siya po ay nagpakababa. Hindi niya po itunurin ang kanyang sarili na isang Diyos. Siya po ay nagpakaalipin, naging masunurin sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Sa ninalaman po ng talata, naglalarawan po ito ng pagpapahumbaba sa atin naman pong mga likha ng Diyos Amang nasa langit, sa atin pong mga tao na binabalaan po ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos Amang nasa langit, na huwag po gagawa ng anumang pong bagay upang maging matanyag. Sa po yan sa nilalaman ng talata. Para po sumikat, maging popular o makilala ang isang tao, ay gagawa po ng kasisira naman po ng ibang tao upang siya ay makilala. Kumbaga, gagawa siya ng mga pamamaraan na makakasira sa iba upang siya ay makilala. Binabalaan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na huwag po tayong gagawa ng anumang bagay upang maging matanyag. Nilalarawan po o nilalaman ng talata na tayo po ay magpakumbaba. Ang Diyos na po ang bahala sa atin, o naman po ang mga plano natin sa buhay. Basta wag lang po tayong gagawa ng ikasasama ng iba o makakasira sa kapwa para tayo po ay maging tanyag, makilala o maging popular. Yan po ang nilalaman ng talata. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay ipinanganak na nilalang na kagaya ng pangkal ni Leon, tao, nagkatawan tao, pero po siya ay isang Diyos na hindi nagpumilit na maging kapantay ng kanyang Ama. Hindi nagpakababa, nagpakaalipin, naging masunurin po sa kanyang Ama. Yan po ang nilalaman ng talata, brother and sister. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Tapos sana huwag po kayong magsawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at control dito sa sanglibutan. Magtatapos na po ang ating topic. Tayo po yung muling manalangin. Ipigat natin muli po ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming maraming pong salamat
sa araw na ito, sa oras na ito, na nakapagpakinig na naman po kami ng inyong salitaan na buhay, na makapangyarihan, na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual po, Diyos Ama. Patawad po, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Sa ngala ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, maraming salamat na naman po sa inyo lahat sa walang-sawang pakikinig. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. Bye-bye. God bless to all.